ng mga kotse. Ayan. Makabili na nga ng bagong kotse. Kasi hindi na malamig yung aircon eh. Good day everyone. Actually, it's not a very good day. Pero sige, it's still a great day. Welcome to another episode of Neil the World. Again, I'm Neil Burdeos. Supposedly, we have another episode today. Pero since nagka-problema nga yung car aircon, samahan nyo na lang akong maghanap ng isang reputable, competent, at hindi tagang sumingil na car aircon repair shop. Kuya, hindi. Car tint lang. Power window, power lock, hindi wala. Ayan, Banawe. Bakit ganun, no? Pag kailangan mo ng isang bagay, hindi mo siya makita. Kahit hanapin mo pa, pero pag hindi mo kailangan, nandyan lang, akalat-kalat lang, ambot. Hindi ko kailangan ng bake shop. Teka, may kakilala ako dito eh. Si Mang Boy. Puntahan ko nga. Sus! Guys, nandito tayo ngayon sa Banawe, dito sa suki namin tindahan, yan, fronte. Dito kami bumibili ng mga spare parts, dito rin nagpapagawa ng sasakyan pag may diferensya. Nakita ko si Tomboy. Para rito. Saan? Sa dulo. Pero may tinuro siya sa aking talyer kung saan gumagawa ng aircon ng kotse. Ito. Cardiz. Car aircon service. Kuya, pinapunta ako ni Mang Boy eh. Yung aircon ko kasi walang lamig. Pwede patingnan. Sige sir. Sige. Pag-inis na aircon, anong unang ginagawa? Kaya ko ba lahat ng mga cooling system niya. Tapos papaitan po lahat ng kung ano yung kailangan palitan. May tinatanggal ba muna? Ito muna po yung pan kasi yung meron pinabas yung condenser. Condenser po na yung ano. Normally ba ang aircon cleaning ilang oras? Pag baklas po kasi yung dashboard, ano yung maghapon eh. Hindi. Babaklasin pa ba yung dashboard? Or? Hindi na po. Itong bumper, may na rin babaklasin. Na. Pero kung hindi naman? Mga tatlong oras po. Kaya ano mas mahirap gawin? Sirang aircon o sirang puso? Sirang aircon. Ito ba yung ano? Condenser? Yan, filter dryer. Ah, ito ba yung condenser? Ito pala yan. Ito ang filter dryer. Anong ginagawa niya? Isa po yung tagasala ng dumi. Dito lahat napupunta ang dumi. Kung madumi isip mo, dito rin pupunta? Oo. No. Galing, no? Yun. At yan ang tinatawag nilang banana boat. Yan po ang tinatawag na flushing. Para po ma-flush out yung dumi sa loob ng condenser. Mamaya naman yung flushing ng evaporator. Sa lukuyan niyo pong napapanood ngayon ay kung paano po maggawa at maglagay ng rocket shield. Ano ba to? Gasol? Freon. Kala ko gasol eh. Leak test, titingnan kung merong leak. Oh, start na daw, titingnan kung merong leak. Sana walang leak! Paano malalaman kung may leak? Bubula yan siya, bubula. So kung may leak, doon siya. Bubula po. Bubula, magbababos doon. Wala siyang leak, pero
mabilis siyang mag-automatic. Makalitan niya ako yan. Pressure switch. Ang ibig sabihin daw nun, hindi pa siya lumalamig, nag-off na yung compressor. Kaya siyempre, yung lamig niya, para siyang ilaw. Hindi siya talaga lumalamig. Yan ang pressure switch. Pero dyan hindi. Sensor. Ah, sensor. Bago ng pressure, hindi siya gagana. Hindi gagana yung pressure. So yan po yung sa thermostat pa? Thermostat. Sandali lang, tapos mag-automatic shut off, hindi nalalamig. Takot yatang ginawin tong kotse nito. Ay siguro niyang sipunin siya. Ayan, lumamig na! Ang galing talaga nito. Malamig na! Yay! Malamig na ang aircon! Woo! Buti na lang, naayos yung aircon. So thank you sa mga kuya dito sa Hardest Car Aircon. So guys, I hope may natutunan kayo dito sa episode na to. This is Neil Bordeos. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and click the bell button. Hope to see you again sa next episode ng Neil the World. Bye-bye! Ayos! Ang lamig ng aircon! Ay! Coding pala ako ngayon! Ba't ako lumabas ng bahay? Kamote!